So bagong lahat, luma muna. Nung nakaraan, nag-agree si LeBron na pumirma ng contract extension sa Lakers na technically isang taon lang yun dahil naka-player option yung isa. Ang isa pang sinasabi, yung flexibility talaga ng kontrata na yun para makalipat talaga si LeBron kung saan mapupunta si Bronny. Sa report pa ni Mark Stein, kaya pumayag si LeBron sa bagong kontrata ay dahil willing ang Lakers na ibigay ang kanilang dalawang first round pick na 2027 at 2029 para makakuha talaga ng trade at maibalik sa LA ang contender status sa loob ng dalawang taon na nandito pa si LeBron. Isa pa dyan, itong si LeBron ngayong offseason ay active sa mga pro-am league. Sa crossover league ni Jamal Crawford, naglaro nga itong si LeBron na marami kasing big names ang nandun. Si LeBron after ng 2 quarters ay umalis agad ng game or pinatigil yung game dahil nga nagkaroon ng condensation sa court. Sa simpleng salita, madulas yung sahig kaya nag-ingat yung mga organizer na baka ma-injured itong si LeBron. Kung sakali kasing doon pamadali ng injury si LeBron, hahabulin siya ng Lakers dahil malaki ang nilabas ng LA para sa kanya. Ang kalaban pa niya doon ay si Chet Holmgren sa game. Napigilan pa ni Holmgren yung isang transition play ni LeBron pero meron kasi nag-follow-up shot. Ang problema lang, na-injured doon si Chet Holmgren dahil nga sa madulas na sahig. Hindi na siya bumalik sa court after ng play na yon hanggang si tinapos na rin ang mga organizer yung game sa second quarter. Wala namang ibang report kung gaano kalala ang injury nitong si Holmgren pero kapag sa paa niya, ang katulad kasi nung status ay nasa 1 to 2 weeks ang recovery. Kung hindi malala, ay mga ganon. At dahil mga 4 weeks na lang din mula ngayon, magsisimula na yung training camp ng NBA. Dito palang posibleng i-shutdown na ng OKC sa Pro-Am League talaga itong si Holmgren or sa mga pagsali sa ganong liga. Dahil kapag na-injured siya at hindi siya nakapaglaro para sa kanila for next season, hindi ko siguradong babayaran siya dahil outside na ng NBA yon. Hindi rin naman kasi nilabas talaga yung kontrata or contract clause nitong si Holmgren sa mga pagsali sa Pro-Am League. Kasali din kasi doon sa crossover league itong sina Jason Tatum, Aaron Gordon, Paolo Banchero at Deontay Murray. Nasabi ko naman sa inyo dati, palabas lang yung feud nila online kasi nakakuha na sila ng magandang schedule. Sa isang play pa nga kanina, ang bait nung dalawa, nagtulungan pang tumayo sa court. Sa tagal ko na rin nanonood ng NBA, alam mo na kapag totoong merong away yung dalawang NBA star. Kapag hindi sila nagpansinan. Katulad nung dalawang players dati na gusto makipag-feud kay Nikola kaso nagka-problema. Kapag kasi nagkasagutan online yan, kalimitan doon palabas lang talaga. Tingnan mo yung isa sa nangyari dati, itago na lang natin siya sa pangalang Philip Morris. Naghamon siya sa online, nang binanatan siya ng mga kapatid, yun biglang na-injured at matagal hindi nakapaglaro. Yung isa naman yung kapatid na nahimik bigla. So mostly kasi yung mga ganong feud palabas lang talaga yon para sa benta ng tickets. Pero yung nangyari dati kina Westbrook at dito nga kay Kevin Durant, hindi talaga palabas yon dahil matagal silang hindi nagpansinan nun.